gano'ng kahalaga ang water baptism o yung bautismo sa tubig? So, sinasabi ng iba, hindi ka daw maliligtas o hindi ka daw mapupunta sa langit pag hindi ka nagpa-water baptism. So mga kapatid, no, isa po ito sa pinakamahalagang doctrine ng mga Kristiyano. Isa to sa pinaka-foundation, isa po to sa pinakamahalaga na dapat natin aralin. So ito yung pag-aaralan natin ngayong araw sa video na to. Welcome nga pala sa channel na to. This is Jay Walker of Sons of Korah. Kung bago ka dito kapatid, please consider subscribing. Palagi tayo nag-upload dito ng mga godly content, mga may kinalaman sa Bible, sa pananampalataya natin about doctrine, apologetics, and miski sa mga bagay na may kinalaman sa pang-araw-araw natin pamumuhay. So kapatid, napakahalagang topic natin ngayon about baptism. Isa to sa pinakamaraming tatanong sa akin na paulit-ulit, no? Gaano ba kahalaga yung water baptism? Kailangan ba ng water baptism para masabing tunay kang Christian? So mapupunta ka ba sa langit pag ano ka, na bautismuhan or kahit hindi na? So kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, no, napakahalaga po nito. Unang-una gusto ko po sabihin sa inyo, no, na itong water baptism is isa po ito sa pinakamahalagang doctrine ng mga Kristiyano. So ngayon, explain ko muna ano ba yung ibig sabihin ng water baptism. By the way, ganito, baptism is a Greek word, came from the Greek word baptizo, na ibig sabihin na salitang baptizo is to immerse. So ibig sabihin, kapatid, no, kailangan kang ilulubog ng buo. Ayun ibig sabihin ng ano, baptizo or baptism. So kung titingnan niyo yung Bible, no, makikita niyo doon na yung mga talagang nagpa-bautismo is talagang nilubog sa tubig. So makikita niyo si John the Baptist, 'di ba? Kaya water baptism talaga yung kanyang ministry. Okay, so makikita po ninyo doon, nilulubog po talaga. Kasi literal meaning po ng baptism, okay, is ano, to immerse or ano, ilubog. So yun po yun. Bakit po napakahalaga ng water baptism? Dahil po ito po, si Jesus po mismo, siya po yung unang role model, no? So kung babasahin po ninyo yung Mateo 3, kung babasahin po ninyo doon si John the Baptist, ano siya, nagbabaptize siya sa Jordan River. So dumating ang Panginoong Jesus, no? So actually talaga po, hindi po talaga dapat ano, si Jesus magpapawater baptize. Okay, so i-clear po lang po natin, no, bakit hindi kailangan si Jesus magpawater baptize. Babalikan po natin to, no? Pero ganito po kasi yan. Okay, ang water baptism po, ang ibig sabihin niya kung Christian ka, is ano yan, public declaration, okay, ng pagsisisi. Okay, public declaration niya ng pagtalikod sa kasalanan. Okay, and public declaration ng pagsunod mo kay Jesus. So kapatid, ayun po ibig sabihin nung, kaya po yung water baptism, ginagawa po siya sa taong nasa tamang edad na, nasa hustong gulang na, na mayroong kakayahan magdesisyon. Okay, ayun po yun. So kasi tatanungin ka dyan, tatanungin ka ng magpapawater baptize sa'yo, no, nung maglulubog sa'yo, magkasagawa ng ano, ng ceremony na to, no, kung tinatanggap mo ba si Kristo at tinatalikuran mo si Satanas. So kapatid, ganun yun. So napakahalaga po nito. Okay, ganito po yan, ha. Yung water baptism, si Jesus mismo, ayan ang una niyang ginawa. Okay, bago siya mag-start sa kanyang ano, earthly ministry. So alam po natin lahat, no, si Jesus, okay, Diyos po siya, perfect po siya, hindi po siya nagkasala. So paano po yun? Di ba sinabi natin na ibig sabihin ng water baptism is ano, public declaration ng pagsisisi at ng repentance. So ngayon, kung si Jesus is hindi nagkasala, bakit siya nagpa-water baptize? So gusto niya ipakita, kapatid, no, sinabi niya kay John the Baptist, no, para matupad natin ang lahat ng katwiran. So kapatid, dun pala makikita natin na itong water baptism is ano, siniseryoso ng Panginoong Jesus. So bakit ka mo? Kasi tandaan po ninyo, dinideklara po natin sa lahat na tayo ay Kristiyano. So parang ganito, ito po, ito wedding ring, di ba? So tandaan po ninyo, itong wedding ring na to is ano, hindi po ako naging kasal, okay, dahil dito. Kumbaga, yung wedding is talagang between me and my wife, no, sa harap ng Panginoong Jesus. So ayun po yun. Pero okay, ito yung simbolo, okay, public declaration na ibig sabihin, okay, na meron nang nagmamay-ari ng aking puso, 'di ba? Ang sweet, no. So kapatid, gusto ko sabihin sa iyo din ibig sabihin ng ano, ng water baptism. So talagang dinideclare mo, pinagmamalaki mo na kay Kristo ka na, iniiwan mo yung kasalanan. So yun yung kapatid, ha? So napakahalaga po nito, and siniseryoso po ito ng Panginoong Jesus. So kapatid, sabihin ko sa inyo, ito rin, no, napakahalaga po punto na itong susunod ko sabihin, no. May mga nagtatanong kasi na, no, kailangan ba magpa-water baptized para mapunta sa langit? So pag hindi pa nagpa-water baptized, hindi ba mapupunta sa langit? Kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi naman po. Okay, hindi naman siya talaga, no,
requirement para talaga mapunta ka sa langit pag pa-water baptize ka. So kapatid, bakit kaya may example, di ba? Sa Lucas 23, kung babasahin po ninyo yun, no? Ito yung time na nakapako ng Panginoong Jesus. Tapos mayroon siyang dalawang kasabay na magnanakaw. Okay, yung isang magnanakaw, alam natin, nilain siya. Sabi, kung tunay kang Diyos, iligtas mo kami at iligtas mo sarili mo at bumaba ka dyan. Sabi naman ng isa ganito, napakahalaga nito. Panginoon, pagdating po sa inyong kaharian, sabi ganito, alalahanin po ninyo ako. Ano sabi ni Jesus? Ngayon pa lang, sinasama na kita. So kapatid, doon pa lang, no? Perfect example na ang tao ay naliligtas kahit hindi siya na water baptized. Okay? So kapatid, gusto ko po sabihin sa'yo, i-clear din natin. Okay, no? Ang kaligtasan, okay, is nakukuha sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Okay? Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas, nananampalataya tayo, naniniwala tayo, nagtitiwala na lahat ng kasalanan natin binayaran ni Jesus sa krus. So yun ibig sabihin, kapatid, that we are the righteousness of God in Christ Jesus. So yun yung kapatid, no? Kasi yung iba extreme sinasabi ganito, ah, hindi ka mapupunta sa langit pag hindi ka nagpa-water baptize. So actually, contradicting po sa Bible po yun. Kasi sample nito, what if yung mga tao makasalanan na naghihingalo na sa mga ospital, no? So, hindi sila Christian, tapos doon sila na-evangelize, di ba? So ngayon, papatanggapin kay Kristo. Alam ka naman sabihin ng Christian nag-evangelize dito sa malapit na mamatay, naku, hindi ka mapupunta sa langit kasi hindi ka pa na-baptize. So kapatid, hindi po ganun. So clear po natin yan kasi may mga extreme na sinasabi hindi mapupunta sa langit pag hindi nagpa-water baptize. Yung iba naman, kabilang extreme naman, sinasabi, hindi na kailangan yan kasi ano lang naman yan, appearance lang yan, sa physical lang yan, ang mahalaga may nangyari sa puso ko. So kapatid, gigit na po tayo, okay? So yung namatay doon sa krus, okay? Kasi wala na siyang time. Okay? Wala na po siyang time para magpa-water baptize. Pero kung ikaw Christian ka, kapatid, no, seryosohin mo yung pagpapa-water baptism. Napakahalaga po niyan. Tandaan po ninyo, no, appearance lang yan, pero simbolo yung talagang dinitiklara mo sa mundo, okay, na si Kristo ay tinatanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas. So kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, isa yan sa unang tinuro ng Panginoon Jesus sa Great Commission. Sinabi niya sa Matthew 28:18-20, di ba, humayo kayo, gawin niyo disipulo ko ang lahat, okay, lahat ng bansa, ang mga tao sa mundo. Okay, sinabi dito, bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So kapatid, napakahalaga ng water baptism. So ayun yung kapatid, ha, na gusto ko po sabihin sa inyo na yung water baptism, okay, is napakahalaga niyan. Okay, talagang pinoproclaim mo na kay Kristo ako, kapatid. Ayun yun. So, gusto ko po sabihin sa inyo, okay, na ang Panginoong Jesus mismo, okay, is talagang siya yung role model nito. Na kahit hindi naman siya nagkasala, okay, wala siyang dahilan talaga para ano, ipakita yung public display ng repentance, okay, kasi perfecto siya. Pero kapatid, sinabi niya kay John, di ba, is para matupad ang lahat ng katuwiran. So, kapatid, as a Christian, ano mo, tanggapin mo 'yon, okay, napakaganda niya. Isa sa pinakamagandang alaala na babalikan mo sa Christian life mo, sa journey mo, kasi yung alam mo yung time na diniklara mo, okay? Pero ikaw na water baptized ka na, hindi pa alam yung meaning nito. Marami rin tatanong, kuya, pwede ba mag-ulit, kapatid? Pwede. Lalo kung time na nagpa-water baptized ka lang kasi tawag dito, yung mga tropa mo nagpa-water baptized din, so ikaw nakisama ka na lang, or kaya napawater baptize ka kasi iba yung meaning mo nito. Akala mo talagang mabuborn again ka na. So ngayon, naulamaan mo na ang water baptism pala is ididiklara ko sa lahat na ako ay nakikipag-isa kay Kristo. So kapatid, kaya sinabi ni Apostol Pablo, no, tayo ay nakiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So yun yung meaning nun, kaya tayo nilulubog. Okay, kumbaga, nilulubog ka sa tubig, ibig sabihin nito, para kang nilibing. Ayun yung ibig sabihin ni Pablo na nakiisa ka sa kamatayan. At nung inangat ka ulit, nakiisa ka sa muling pagkabuhay. So, ano lang yun, simbolo. Pero kapatid, may mahalagang nangyari sa spiritual. So, yun kapatid, sana may natutunan ka. No? Napakahalagang doctrine nito. No? Tingnan natin kung makagawa natin ito ng part 2 or part 3. So, mahabang kwentuhan naman po talaga ito. Pero yun po pinaka basic information patungkol sa water baptism. So kapatid, kung na-bless ka dito, please consider subscribing. Kung bago ka, pwede mo itong i-share sa mga kaibigan mo. Ayun kapatid, God bless, kita sa susunod na video.